Magandang araw sa ating lahat. Welcome sa ating channel, Agent Mateus Class. Our topic for today is all about illustration of polynomial equation. Bali, ito ay grade 10 mathematics, quarter 1, week number 8. Bali, may isa pa tayong week bago matapos ang first grading period ng lahat ng grades ng K-12 program. And this is Mr. Reyes guiding you for our lesson for today. And ating mga learning objectives, ito yung mga yon. Illustrates polynomial equations, applies factor and rational root theorem in finding roots of polynomial equations. Umpisan natin ulit sa warm-up activity. This is whose math line is it? Anyhow. And this is my matalinghaga, kumbaga, my statement. Akala mo solution na. Mababaliwala pala. Parang malalim ng konti, ano? Pero sa totoo lang, sa buhay ng tao, may mga ginagawa tayo, may mga sinusolusyonan na tayong problema. But in the end, masakit mang aminin, pero parang nababaliwala pa rin yung ginagawa mo. Pagdating sa math, mayroon din ganun. Bali, nakuha mo siya bilang solution ng pinakauna, pero in the end, tinanggal siya. Binaliwala siya, kumbaga. Ano kaya ang mathematical term na yun? Ang tamang sagot ay, sige nga, tandaan mo? Nung nagsasubstitute si teacher, di ba may nilalagay siyang discarded? What is the other term for that? What kind of solution are those? Ang tawag dun is extraneous solution. Ito yung klase ng solution na it's a root or transform of a transform equation that is not a root of the original equation because it was excluded from the domain of the original equation. Kumbaga, after mong masolve yung certain value of x from an equation, let's say sa equation na to nung grade 9 ka, pinag-aralan nyo ang radical, di ba? Ngayon, lumabas yung 0 at saka 5. Pero, nung tinest mo na yung dalawang yon, nag-okay lang yung isa. Si 5 nag-okay. Nag-balance yung equation natin. 3 equals to 3. But, for the other one, upon substituting the x equals to 0, which is one of the solutions a while ago sa pag-compute natin ng radical expression. Pero, nung nag-substitute tayo, hindi sila nag-equal. Okay? Naging questionable. So, that means that this 2 is discarded, or in other words, ang tawag sa kanya ay extraneous solution. Kala niya solusyon na, pero nabaliwala lang siya. So, pagdating sa bagong topic natin, class, sa polynomial equation, meron tayong pag-uusapang mga solutions. Pakatandaan na ang solution na ito ay may ibang katawagan din na kung tawagin ay roots. Okay? So, malalaman niyo mamaya kung paano natin kinukuha yung mga solutions o roots ng polynomial equation. Nung mga nakarang araw, na-discuss na natin ng polynomial pero hindi pa natin dinidikit ang salitang equation. Pero sa ngayon, didikitan natin ng equal to 0 para maging equation siya. When the terms are arranged from highest exponent to the lowest exponent, the polynomial equation is written in standard form. So, may mga categories yung mga polynomial natin kung paano mo siya masasabing polynomial or not. Madi-disqualify lang siya if may mga certain conditions na na-violate niya, kagaya ng pagkakaroon ng negative na exponent, pagkakaroon ng variable sa denominator, pagkakaroon ng variable sa loob ng radical expression kung meron man. So, yun yung mga technicalities pagdating sa polynomial expression. Sa polynomial equation, meron tayong tinatawag na mga leading term or sa salitang leading or nangunguna sa Tagalog. Meron din out of that leading term, meron kang marirecognize dyan na leading coefficient. And from that leading term also, dun mo rin makukuha yung degree ng ating polynomial equation. Kasi dun mahanap yung pinaka-highest na exponent na magsisilbing degree ng polynomial equation natin. Simulan natin dito sa letter A. Kung titignan mo, ito yung pinaka-leading term natin. Kasi siya yung nagmamayari ng malaking exponent na 2. And itong 3 naman, that is considered the leading coefficient. Kasi kung sino yung
leading term na napili mo, dun mo kukunin yung leading coefficient, which is 3, and din mo rin kukunin yung degree, which is the degree of the entire equation. So second naman, familiar tayo dito, this is the linear equation of one variable wherein 5x is the leading term, and basically the degree is hidden, which is 1, and the leading coefficient is the numerical coefficient na nandun sa katabi ng x na yan. Dito naman, this is not arranged yet in standard form, so you must start with x to the 4th, and that x to the 4th becomes your leading term. And from that, mayroong hidden tayong 1 dito, which is our leading coefficient, and then degree is 4. Ito naman, you need to multiply this first, okay? You need to comply with the polynomial equation, not the factored form, para ma-recognize mo later on that the leading term is x cubed, which is obvious na x cubed naman, okay? Or to be exact, the leading term here is 2x cubed, okay? Kalimutan yung 2 because obviously we have x times 2x times x is 2x cubed, right? So from that, the leading coefficient is 2 and our degree is 3. And from letter E, obviously naka-arrange na siya in descending order. So we could say that our leading term is 10x to the 5th and our leading coefficient is 10 and our degree is 5. And from our letter F, 3x to the 7 is our leading term. Though naka-arrange ito in ascending order, but most of the book na nakalagay is descending order. Medyo matatawag din siyang standard form from other book, but the normal way for typical book is nangunguna yung may highest exponent. So 3x to the 7 is our leading term. Our leading coefficient is 3, taken from here, and the 7 is our degree. So ganun yung process pagdating sa pag-recognize ng mga parts ng polynomial equation, dahil magagamit mo yung ideya na yan. Lalong-lalo na yung later on, gagamitin natin kasi yung constant term dito at saka yung coefficient dito ng ating leading term. Okay, tuloy natin. Paano ba mag-solve ng polynomial equation? I-recall natin, nung grade 8 ka, nag-solve ka na ng linear equations kung tawagin, ano? Parang ganun din yon. Nung grade 9 ka, nag-solve ka na ng quadratic equations. Parang ganun din yon. Pero ngayon, pinalawak ng konti. Nagsisimula tayo sa higher degree, more than 2, kumbaga. Kaya magiging ang degree na gagamitin natin is 3, 4, and so on. So, see that your equation is written in standard form or general form like this. And from that, you are going to determine the degree of the polynomial kasi yan yung magiging basihan, yung degree na yan para dahilan yon para malaman natin kung ilang roots ang hinahanap natin. Kung kumari sa quadratic equation, di ba ang degree doon is 2, kaya may lumalabas na dalawang roots. And yung roots na yon either pareho sila or different according to the role of the discriminant. Then dito naman sa number 3, you are going to list down or possible rational roots. So malalaman mo tumamaya kung paano magagamit yan para matest natin yung mga posibleng roots na gagamitin natin sa factor theorem or sa pamamagitan ng synthetic division. Kung naalala mo pa yan, it is not advisable to have long division, but if you consider also factor theorem, kapag nag-synthetic ka na nagbigay ng zero na remainder, masasabi mo na isa yun sa mga factors na kukunin natin para i-equate sa zero later on para makuha natin yung roots. Medyo komplikado, pero meron tayong tinatawag na zero product rule. Diyan manggagaling yung equations natin, yung mga partial equation out of the polynomial equations. Makukuha natin yung mga roots doon. Okay class, simulan natin sa mga examples na ito. Kagaya ng sinabi ko sa iyo, merong mga napag-aralan ka na nung grade 7 up to grade 9 na kung saan kinukuha mo na yung solution ng mga equations. And again, we are getting the roots, we are getting the equation, the solution of the equation. So, nung grade 7, nagsosolve na tayo ng unknown x for linear equation, something like this, in one variable. Nung grade 9 tayo, na-encounter na natin ang quadratic equation. From that, in-split natin, kapag factored form na siya, good.
pag hindi pa siya factored form, you need to find the factors, kagaya nung ginawa natin nung last meeting. So, split that. Okay, you can have to equate by zero according to zero product rule. And transpose natin yung negative 1, you can have 1. Then divide both sides by 5, you will have 1/5. The other one, if you have 2x plus 5 equals 0, makukuha natin yung negative 5/2. If you will have 2x equals negative 5, then divide both sides by 2 hanggang sa magiging x is equal to negative 5/2. Kagaya ng sinabi ko, ito yun. You need to be good of factoring. The factors of x squared plus 6x plus 8 are x plus 4 and x plus 2. Because, again, 4 plus 2 is 6 and 4 times 2 is 8. That's a simple rule. And split, equate by 0, and then meron kang negative 4. X plus 2, equate by 0, you will have negative 2. So, these are the roots of this given polynomial equation. Or to be specific, this is quadratic equation. Paano naman kung ang ating given is merong exponent na nagko-comply dun sa isang factor dito? So, ibig sabihin yan, kapag sinimplify mo yan, you could also equate x minus 4 by 0 and then you will have x equals to 4. Dito naman, x plus 5 equals to 0 and then later on, x equals to negative 5. Dito naman, 2x minus 1 is equal to 0 and then 2x equals to 1, then divide both sides by 2, you will have 1/2. Pero dito, ang kahibaan dito, we have x minus 4 squared. Meron tayong tinatawag na multiplicity na kung saan if the root occurs n times, okay, yung n na ito ay dito sa ating given is 2 kasi 2 times na nag-appear yung x minus 4 according to the exponential form here. So from that, we could say that the solutions or the roots are, ito na, the roots are, we have, isulat ko muna yung negative 5, then followed by 1/2, and pwede kong isulat yung 4, pero dadagdagan ko ng salitang multiplicity, okay, multiplicity, mahirap spelling ito, multiplicity, tapos sabihin mo kung ilang times nag-appear, since 2 yun, 4 multiplicity 2, or 4, or in other words, root of multiplicity n, or kumbaga 4 multiplicity 2 ang gagamitin natin. So that's the way of writing the roots kung sakasakaling may nag-occur na ilang times na dun sa root natin. Okay class, ito yung sinasabi kong rational root theorem na kung saan makakatulong ito para ma-figure out nyo yung mga posibleng roots na pwede nyong ilagay doon sa synthetic division. So, medyo komplikado yung pagkakasulat, pero ganyan yung itsura ng polynomial equation natin in descending order na nakadepende tayo sa constant term at saka yung leading coefficient na nakatabi dun sa leading term natin. So, ang ititest natin is yung P over Q, which is the lowest term. Okay? Paano makukuha yung P over Q na yan? Ipa-factor mo lang yung a sub 0 natin, yung constant term, yun yung mga factors na p, okay? Mamaya malalaman mo sa example, medyo komplikado ka dito. Yung q naman, ito yung mga factor from our leading coefficient, which is the a sub n, na galing doon sa leading term natin. Okay, so from this given example, kung iti-check natin to, meron tayong 1, as the value of our q, okay, or that's the number from our leading term, okay. Ito namang 6 dito, this is the number na magmumula sa p natin. Kaya p over q, diyan manggagaling yung mga posibleng rational expression na pwede natin gamitin for the synthetic para ma-figure out natin yung mga factors. So dito, ano kaya yung mga factors ng p natin or the constant term? I-brought out natin, it could have positive, negative, always positive, negative yung entries dito kasi may dalawang version yung posibleng i-substitute natin. Factors of 6 are 1, okay? We have positive, negative,
2, that is also factor of 6. And then positive negative 3, factor of 6 din yan. And positive negative 4, no. Positive negative 5, no. We have positive negative 6. If we bring down natin sa denominator, yung mga factors ng 1 dito, which is the leading coefficient natin. And obviously, positive negative 1 lang yon. Kaya kung ipa-finalize natin yung mga posibleng P over Q natin na pwedeng pagkuhanan, we could have positive negative 1, okay? Kasi didivide mong ganyan, positive negative 2, pwede rin pagpilian ng positive negative 3, and then positive negative 6. Okay, wild guess tayo. Let's say, iwa-wild guess natin is 1, okay? Nandyan pa rin yun, either 1 or negative 1. Taking those numbers from the coefficients here, we have 1, we have negative 7, we have 17, we have negative 17, then we have 6. Okay, bring down the 1, we have 1, we have negative 6, we have negative 6. Add this, we have 11, 11 times 1, okay, that is 11. Negative 17 plus 11 is negative 6, okay? Negative 6 times 1 is negative 6. Nagkaroon tayo ng 0. So, ibig sabihin, dun sa rational root theorem, nakuha natin yung 1 as one of the possible na roots natin. And then, itong matitira na ito, eh, dyan tayo mag-figure out or mag-assign ulit ng posibleng rational root na magsasatisfy dito. So, upon guessing it, medyo namumukod-tangi yung 2. Let me select the 2 here. So from that, I could have 1. 1 times 2 is 2. Negative 6 plus 2 is negative 4. Negative 4 times 2 is negative 8. 11 plus negative 8 is positive 3. 3 times 2 is 6. And then I could have 0. So kagaya ng sinabi ko nung previous discussion, pag tatlo na ang natira dito, that comprises to a quadratic expression or quadratic equation. So you could have x squared minus 4x and then plus 3. We could factor that obviously by x minus 3 and you could have x minus 1. So pwede na nating i-consider na yung x minus 1 na ito pag in-equate natin, x equals to 3 ito and then x equals to 1 ito. So kung i-check mo, may lumabas tayo na x equals to 1, another x equals to 1, another x equals to 2, and then we have 3. Kaya dalawa yung lumabas na 1 natin. Kaya kung ipapanalize natin, the final roots are, take down ko muna yung mga single root dyan, we have 2, we have 3, and then we have this 1. Meron tayong nakitang dalawa, kaya 1 multiplicity, Ilan yung nabilang natin na 1 dyan? Dalawa. So, 1 multiplicity of 2. Okay? Nakulangan tayo. Tama, 1 multiplicity of 2. So, that's the final answer natin. Kasi nga, dalawa yung lumabas na 1 natin. Okay. Another example. What if our given is this way? So, panay multiplicity ang mangyari dito. So, dito, equate natin x equals to 0 kasi normally pag wala siyang kasamang constant term dyan, ito na, ikot na natin si 0. Mamaya, balikan natin yan. Itong x minus 3 naman, pag in-equit mo sa 0, kakaroon ka ng x equals to 3. Ito naman, x plus 1 equals to 0, magkakaroon ka ng x equals to negative 1. Pero pag ipa-finalize natin, kasi nga, mayroon silang multiplicity kung tawagin, ito yung mga lalabas natin na sagot. Roots are, we have 0, multiplicity, ganun na lang, of, ilan yan? Multiplicity of 5, okay? 5 beses, kumbaga, we have 3, 3 multiplicity of how many? Dahil exponent 2 yun, kaya lagay mo dito, multiplicity of 2. And we also have this one, negative 1, multiplicity of how many? We have 3. So therefore, ito yung final answer natin.
So, kung i-check mo, kung babalikan mo, if you are tasked to find the degree, pagadin mo lang yung mga exponent na nandun sa tuktok nila. We have 5 plus 2 is 7 plus 3, we have 10. Kaya ang degree niya na is 10. Okay, subukan natin to. We have 2x to the fourth minus 3x cubed minus 9x squared minus x plus 3. So, once again, P over Q tayo. Dito sa itaas, ito yung mga factors ng ating 3. Ito, yung constant term natin. You could have 1, you could have 3. Sa baba naman, factors of 2, you could have 1 at saka 2. Ngayon, kung ipapares-pares natin yan, basically, we will have positive-negative as always. And then, we have 1 over 1 is still the same as 1. We have 3 over 1 is the same as 3. Okay? Napares na natin dito sa 1. Ngayon, ipares natin dito sa 2. So, you have 1 over 2 na posibleng pagpilian natin, saka 3 over 2. Ayan. So, by choice, kung titignan natin, kung wild guessing natin, I could have a certain number here. Let us say, let me try the 1 is as the wild guess natin. We have 2, negative 3, we have negative 9, okay? We have negative 1, and then we have positive 3. I bring down ko yung 2, so I could have 2 times 1 is 2, we have negative 1. I have negative 1, I have negative 10. Negative 10 times 1 is negative. What's the next? Tama ba yung mga sinulat ko? We have 2, negative 3, negative 9, negative 1, 3. Tama naman. So, bring down 2, we have negative 1. We have negative 10. Okay. And then, negative 11. So, hindi siya pwede. Let me try another one. What if I have negative 1? So, 2 bring down 2, okay? 2 times negative 1 is negative 2. Negative 3 plus 2 is negative 5. Okay, negative 5 times negative 1 is positive 5. Yan, medyo magulo na yung ating solution. Negative 9 plus 5 is negative 4. Okay, negative 4 times negative 1 is positive 4. Sorry again for my solution. And you can have negative 1 plus 4 is positive 3. And 3 times negative 1 is negative 3. Yun, nag-zero out. So meaning, negative 1 is one of the roots na ilalagay natin sa summary mamaya. Think of another factor or another possible root here. Another wild guess. Let me have, we have positive 3. Okay, let me test positive 3. So, bring down 2. We have 3 times 2 is 6. Negative 1 plus, negative 5 plus 6 is 1. 1 times 3 is 3. Negative 4 plus 3 is negative 1. Negative 1 times 3 is negative 3. Hanggang sa nag-zero ka dito. May matitira dito, pag tatlo na lang, kagaya ng parati nating sinasabi, that belongs to a quadratic. Okay? Yun. And obviously, that is factorable. I could have 2x here and then x here. I could have negative 1. I could have positive 1. Kasi negative 1 times 1 is negative 1. And 2x times x ay 2x squared. And then kung i-check ko yung middle term, nung grade 9 kayo, you're going to test the middle term, you should have the result of the product of the two smiles here. Smiles ang tawag namin dyan. I could have 2x. Pag pinagad mo yan, see to it na lalabas yung middle term mo. Pag hindi lumabas, mali yung factors mo. So from here, sa zero property natin, 2x minus 1 equals to 0, you will have 2x equals to 1 hanggang sa maging x equals to 1 half. Yung isa naman, x plus 1 equals to 0 hanggang sa x equals to negative 1. So, meaning dito, dalawa yung negative 1 na lumabas. Okay? Nakita natin na dalawa yung negative 1. So, from that, pag finalize na natin ang sagot, the final answer should be, lagay ko na lang dito sa taas, the roots are, ano yung mga yun?
We have 3, okay, nakuha natin sa synthetic kanina. You have 1 half also, okay, and you have negative 1, but this negative 1 has multiplicity. Yan, naglolo ko na naman yung pen natin. Negative 1 multiplicity of, ilang beses na lumabas yung negative 1? 2. Okay, let me read again. The roots are, we have 3, we have 1 half, and then negative 1 multiplicity of 2 kasi dalawang beses nating nakita na lumabas. Okay. By this time, what if our given is roots and you will be the one to give the polynomial equation? So, babalik mo lang, vice versa lang. Saan ba galing yung positive 3 na yan? So, the counterpart of that is x minus 3 na kapag i-zero property natin, magiging x equals to 3, which is this. Since this is positive negative 1, I could have x plus 1 and then I could have x minus 1. Kasi yung x plus 1, it will give, if that is x plus 1 equals to 0, it will give x equals to negative 1, which is this. Ito naman, x minus 1 equals to 0, and then magiging x equals to 1 yan. Ito yon. Ipumultiply mo lang. So, x minus 3 times the result of this, since the product of the sum and the difference of two terms, so I could have x minus 1 there, x squared minus 1. Then I could apply the FOIL method here. Product of my first is x cubed. Product of the outer, okay, sa FOIL method, ah, we have x times negative 1 is negative x, okay? Product of the inner is negative 3x squared, okay? And product of our last, which is negative 3 times negative 1, is positive 3. And don't forget to equate that by 0. But kung titignan mo, it is not written yet in standard or general form. So I could finalize that my answer is x cubed minus 3x squared minus x plus 3 is equal to 0. And that's the final answer. Okay class, this is our final challenge. I want you to find the roots of this given polynomial equation of item number 1. And dito sa number 2 naman, ibibigay mo naman yung polynomial equation kasi given naman yung roots natin. Bigyan na lang kita ng clue. Itong 1 half dito, gawin mong 2x minus 1 and then i-multiply mo si counterpart na factors ng belong to negative 3 or positive negative 1. Pwede mong i-pause ang video ito at i-check mo yung sagot mo mamaya. Let me start solving now. Pause the video and check your answer later. At ang tamang sagot ay we have 1, 3, and negative 1 multiplicity of 2. Ang ating pangalawa ay 2x to the fourth plus 5x cubed minus 5x squared minus 5x plus 3 equal to 0. Pag wala kang equal to 0, hindi pwede yon kasi polynomial equation ang ating ginagawa. Kung nakuha mo yan, very good. Pag hindi naman, keep on practicing. You must be good of multiplying binomials or FOIL method or other strategies na pwede mong magamit for you to simplify your answer right away. Let me end my discussion with this quotation. Our life is like a polynomial equation with the leading exponent of positive infinity. So you will never run out of solutions. Pagdating kay polynomial equation, basically, hindi uso sa kanya yung mga negativity of exponent. Or else, babagsak siya. Pag alam nating negative kasi, pupunta siya sa denominator or ilalim. So parang buhay natin. You must not have factors to give up. Always work for a solution no matter how hard our life is. And para din sa complicated math problems, in every problem, there is always a solution. Pag may problema ka, asahan mo, meron at merong solution yan. And that ends our discussion. Maraming salamat po sa pakikinig at sa pag-aaral ng ating lesson for today. That's all for today and have a good day.